mainit na balita ngayon tanghali. LTFRB pinulong na ang mga city bus operators kaugnay sa planong pagbubukas ng karagdagang mga ruta sa darating na pasukan. Unang tatlong araw ng implementasyon ng bagong number coding ng MMDA, dry run pa lamang. Pag-i-issue ng violation ticket sisimulan sa August 18. Hurkang Taal patuloy sa pagbuga ng asupre simula pa kahapon. 5 volcanic tremors na itala ng PHOX. Commission on Higher Education handang sagutin sa Senado ang umano'y 7 billion pesos questionable releases ng Unifast. Issue sa mga nasayang na bakuna, nais imbestigahan sa Kamara. At higit 20,000 mga pamilya apektado ng pagbaha sa Central Mindanao. 6 na barangay isinailalim sa state of calamity. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 12, 2022. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nagpatawag ng pagpupulong ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga bus operators kaugnay sa planong pagbubukas ng mga ruta. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Sa mga larawang ibinahagi ng LTFRB, makikita na dumalo sa nasabing consultation meeting ang mga city bus operator sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong araw. Bukod sa LTFRB, kasama rin sa mga dumalo ang Interagency Council for Traffic, Metropolitan Manila Development Authority at iba pang stakeholders. Nauna nang inianunsyo ng LTFRB ang muling pagbubukas ng mahigit sa 100 na mga dating ruta ng mga pampublikong sasakyan kalinsabay ng pagsisimula ng full face-to-face classes. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Cheloy Garafil, kinakailangan lamang na mag-apply ang mga operator ng bagong prangkisa upang muling makapasada sa mga dating ruta. Kasama rin sa hinihintay ng LTFRB ang pag-aproba sa rekomendasyon na dagdagan pa ang mga bus na bibiyahe sa EDSA Bus Carousel. Muling tiniyak ng Department of Transportation na sasapat ang mga pampublikong sasakyan para sa mga estudyante na inaasahang magbabalik eskwela ngayong darating na school year. Nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority na hindi pa sila agad manghuhuli ng mga motoristang lalabag sa bagong number coding sa Lunes, August 15. Ayon kay MMDA Acting General Manager Carlo Dimayuga, 3 araw na magpapatupad muna ng dry run ng coding sa umaga, kaya't hindi pa sila magpapataw ng violation pero sisitahin ang mga lalabag. Sisimulan ang pag-i-issue ng ticket sa mga violators sa August 18, araw ng Huwebes. Una nang inianunsyo ng MMDA na ibabalik na simula sa Lunes ang 7 a.m. to 10 a.m. number coding bilang paghahanda sa inaasahang pagbigat ng traffic sa darating na pasukan, abang mananatili naman ng 5 p.m. to 8 p.m. na number coding. Nilinaw naman ng MMDA na exempted o hindi sakop ng number coding ang mga public utility vehicles o PUVs gaya ng mga pampasaherong bus, jeep, maging ang mga tricycle, transport network vehicle services o TNVS gaya ng Grab, mga motorsiklo, garbage trucks, fuel trucks, marked government vehicles, fire trucks, ambulances, marked media vehicles at motor vehicles na may dalang essential o perishable goods. Naglabas na ngayong araw ng bagong listahan ng Suggested Retail Price o SRP ng mga pangunahing produkto sa merkado ang Department of Trade and Industry. Ito ay bilang sa mga mamimili ng dapat na presyo ng mga produkto ang kanilang binibili. Ilan sa mga basic products ang bahagyang tumaas ang presyo kung ikukumpara sa SRP na inilabas ng kagawaran noong buwan ng Mayo ngayong taon. Kabilang na rito ang ilang brand ng sardinas na nagkaroon ng hanggang pisong pagtaas gaya ng Atami, Mikado at Toyo. Ang ilang brand ng refill ng kape na 25 grams
tumaas ang SRP ng halos 2 piso. Nasa 20 sentimo naman ang naging pagtaas sa ilang instant noodles. Wala namang naging paggalaw sa presyo ng mga delatang corned beef at beef loaf. Bukas ang mga malalaking panaderya sa bansa sa ideya na bawasan ang ginagamit nilang asukal sa paggawa ng tinapay at iba pang bread products, partikular ang pandesal. Layunin ang hakbang na ito na maibsan ang epekto ng mababang supply ng asukal. Nais din nilang masuportahan ang mga magsasaka at isulong ang healthy eating o pagkain ng masustansyang pagkain. Ayon kay John Luco, ang presidente ng pinakamalaking asosasyon ng mga commercial baker, ang Philippine Baking Industry Group, kaya nilang i-reformulate o ibahin ang timpla ng kanilang pandesal recipe. Kasunod ito ng panawagan ng mga maliliit na panaderya na bawasan ng malalaking baker ang kanilang paggamit ng asukal at bumalik sa orihinal na maalat-alat na pandesal. Aniya, gaya lamang ito ng paghiling sa mga consumer na bawasan nilang asukal sa kanilang kape. Ipinaliwanag ni Goa na sa siyensya sa likod ng baking, pwedeng bawasan ng kalahati ang asukal sa pandesal recipe nang hindi naman maapektuhan ang kalidad at ang laki ng pandesal. Patuloy sa pagbuga ng sulfur dioxide o azufre ang Taal Volcano simula pa kahapon na umaabot sa halos 3 kilometro ang taas. At mula sa Agoncillo, Batangas, makibalita tayo kay Aris Silvestre live. Aris, may paliwanag na ba ang FIVOC sa sanhi ng tuloy-tuloy na paglabas ng azufre sa Bulkang Taal? Ela, ayon kay Yusek Renato Celidom ng FIVOC, ang patuloy na pagbuga ng azufre sa Taal Volcano ay sanhi ng magma sa mababaw na parte ng bulkan. Ito rin aniya ang sanhi ng pagsabog ng mga nakaraang taon kung kaya't hindi pa rin tumitigil ang abnormalidad ng bulkan. At ang magma ay nagbibigas. Kaya yan po ang sanhi ng asukre na mamemesure po natin na mataas. At kahapon nga ay mahigit 13 tonelada kada araw ang emission rate. Ang paglabas ng gas na may asukre at syempre may water vapor din yan, kapag umabot doon sa main crater ay pinapainit nito ito. Pinapainit ng mga gas ang main crater at napapakuluan. Kaya ang mapapansin natin ay mayroong upwelling o pagtangat ng mga tubig at gas at yun ang nagiging sanhi ng makapal na usok. Kahapon umabot sa 2.8 kilometers ang makapal na usok na mula sa Taal Volcano. Umabot sa ilang bahagi naman ang smog sa Agoncillo, Laurel at Talisay na nagdudulot ng iritasyon sa mata, balat, lalamunan at baga. Pero ayon pa sa PIVOC, importante na maiwasan ang gas na malanghap ng mga residente sa paligid ng bulkan sa pamamagitan ng pagsasara ng bintana at ng pinto ng bahay. Kung wala namang mahalagang gagawin, ay huwag nang lumabas. Nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano at malaki pa rin ang tsansa ng pagsabog ng bulkan ayon kay Yusek Celidom. Kaya't patuloy ang pag-aalerto ng PIVOC at mga LGU sa mga residente sa paligid ng Taal Volcano. Sa ngayon, Ella, mahigpit pa rin na ipinagbabawal nga na pumunta dito sa Taal Volcano Island dahil delikado pa rin. At ngayon, Ella, kung nakikita natin sa likod natin, naglalabas pa rin ang Taal Volcano Island ng smog. Kaya ang paalala ng LGU na magsuot nga ng N95 mask na labas ng bahay. Ella? Aris, may mga kababayan pa ba tayo dyan na nananatili pa rin sa evacuation center? Sa ngayon, Ella, wala namang evacuation dito na... dito sa Talisay, merong mga nasa evacuation center na talagang nakatira sa Taal Volcano Island. Pero dito sa Agoncillo, na malapit nga sa Taal Volcano, ay wala namang sinasagawang evacuation, Ella. Alright, Aris, kumusta naman yung mga residente na naapektuhan
ang kabuhayan dahil sa pagbubuga ng asupre. Meron na ba silang tulong mula sa LGU? Sa ngayon, Ella, meron tayong mga na-interview dito ng mga residentes na malapit nga dito sa Taal Volcano. Ang nararanasan nga nila, Ella, na nangangati ang kanilang mga lalamunan, masakit nga sa mata. At ngayon, nagpaalala naman ang LGU dito sa Talisay at gayon din sa Agoncillo na iwasan nga muna ang paglalabas. Kung lalabas nga ay magsuot ng mask para hindi nga maapektuhan ang kanilang kalusugan, Ella. Alright, maraming salamat, Ari Silvestre. Isa sa alalahanin sa darating na pasukan, lalo na ng mga magulang, ay kung paano may patutupad ang social distancing sa mga paaralan upang maiwasan ang posibleng hawaan ng COVID-19. Ilang eskwelahan sa Metro Manila ang posibleng kulangin sa pasilidad o classroom upang mapanatili pa rin ang social distancing. Kaya naman may inihahanda ng mga estratehiya ang ilang paaralan upang maiwasan ang pagkukumpulan ng mga estudyante. Ang detalye sa ulat ni Janice Ingente. May in-person classes na po tayo na 3 days sa lahat ng grade 7 to grade 12. So sapat naman po yung aming paaralan, yung mga rooms para po ma-accommodate po sila lahat na 3 days na face-to-face classes. Magpapatupad na ng 3 araw na full face-to-face classes ang Dalandanan National High School sa Valenzuela City ngayong pasukan. Kaya naman ngayon pa lang puspusan na ang paghahanda ng paaralan upang masigurong ligtas at may patutupad pa rin ang social distancing sa eskwelahan sa sabay-sabay na pagpasok ng mga mag-aaral. Bukod sa hand washing facility, markings at tamang ventilation, hindi na muna bubuksan ang eskwelahan ang kanilang school canteen upang maiwasan ang pagkukumpulan ng mga estudyante. Sa canteen po sa ngayon po ay hindi po kami mag-o-open. Sapagkat alam po namin na tumataas pa rin po yung cases natin, so we encourage bilang partner namin ng mga magulang na sila po muna ang mag-provide ng pangangailangan ng mga anak nila. Dahil po doon, maiiwasan natin yung pagkalat. Kasi even in food, natatransmit po yung sinasabi nating virus. Ang Pangholo National High School naman sa Malabon, bukod sa one entrance, one exit policy na ipatutupad ng paaralan, ipagbabawal ang pagpapagala-gala ng mga estudyante sa school buildings. Pabor naman ng mga magulang sa ideyang pagbauni na lamang ang kanilang mga anak sa halip na lalabas pa ng classroom kapag break time. Maghahanda na lang ako sa ng pagkain sa para sa mga anak ko. Prepare ako, gising na maaga para magluto. At least maano yung safe yung food nila na kasi magagaling naman sa bahay yung pagkain. Pabor ako. Mas prepared ako na galing sa bahay para at least alam ko na malinis na ako yung nag-prepare. Yes, para hindi na sila lalabas ng room para at least safe sila sa COVID. 3 days full in-person classes na rin simula August 22 ang Ernesto Rondon High School sa Quezon City. Pero ayon kay Fredly Asuer, ang School Information Coordinator, 2 shifts sa isang araw ang kanilang ipatutupad para sa junior high school. Binawasan na rin nila ang bilang ng estudyante mula 50, magiging 20 to 30 students na lamang sa kada classroom. Kasi ipapatupad nga yung social distancing, so kailangan magbawas para hindi congested yung loob ng classroom. Marami naman tayong classroom, so kaya nga ang ginawa sa umaga isang grade level lang para ma-maximize yung ating mga classrooms dyan at lahat magamit din naman. Una nang sinabi ng Department of Education na kung magkakaroon man ng kakulangan sa classroom ang isang paaralan, papayagan itong magpatupad ng blended learning o shifting of schedule ng klase upang mapanatili pa rin ang social distancing. Janice Ingente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nanawagan ang Department of Education sa mga magulang at guardians na ipa-enroll na ang kanilang mga anak para sa darating na school year 2022 to 2023. Batay sa datos ng DepEd, sa ngayon ay mayroon ng 19.16 million na mga estudyante ang nakapagpa-enroll na para sa nalalapit na school year. Katumbas na ito na mahigit sa 69% ng 27.5 million na target enrollees ng DepEd ngayong taon. Muli ring umapela ang DepEd sa mga magulang na iwasan ng magpa-enroll sa mismong araw ng deadline
o kaya naman ay ang mga hahabol at makikiusap sa oras na nagsimula na ang klase. August 22 ang itinakdang deadline ng DepEd para sa huling araw ng enrollment na masasabay rin sa unang araw ng Paskuhan sa mga public school. Nais pa imbestigahan sa Senado ni Senator Risa Ontiveros ang umano'y 7 billion pesos questionable releases na sa ilalim ng scholarship agency ng Commission on Higher Education na Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST. Nilinaw naman ng CHED na naayos na ang aligasyong ito sa Commission on Audit na 3 hanggang 4 na taon na ang nakalipas. Gayunpaman, handa pa rin ang komisyon na humarap sa mambabatas upang ipaliwanag ang panig ng CHED UNIFAST. Mula sa Maynila, may report si Janice Inhente live. Janice, ano itong questionable releases na tinutukoy ni Senator Ontiveros sa CHED UNIFAST? Aga batay sa inihain Senate Resolution 128 ni Senator Risa Ontiveros, tinukoy nito na base sa Audit Observation Memorandum ng Commission on Audit, nasa 7 billion pesos na halaga ang questionable ng inirelease na budget ng CHED UNIFAST. Kabilang umano rito ang 3.4 billion pesos na halaga ng delayed at non-submissions ng billings at dokumento sa State Universities and Colleges o SUCs at Local Universities and Colleges. Inihayag rin sa resolusyon na gumawa ang UNIFAST ng 824 million na halaga ng payments sa SUCs at LUCs na wala nga opisyal na resibo. Sa pahayag na inilabas ni Ontiveros, sinabi nito na sa halip na maging katulong sana anya ang CHED UNIFAST sa pagtugon sa education gaps ng milyong underprivileged na kabataan sa bansa, tila nabahiran pa aniya ang programa ng kahinahinalang overpayment at double reimbursement. Dapat rin aniyang bantayang maigi ang mga budget na inilalaan, lalo't maraming mga kabataan ang nahihirapang magbayad ng tuition. Dagdag pa, sa resolusyon na umabot ng 131 million pesos ang halaga ng overpayment ng UNIFAST sa ilang SUCs at 251 million reimbursement naman sa mga LUCs na nasubsidiyahan na ng mga LGUs. Ilan pa sa kabilang umano sa na-flog ng COA ang 26.6 million na reimbursement ng kahinahinalang validity ng tuition at school fees sa UST Southern Philippines. Doble-dobleng benepisyo sa mga billing na umabot ng higit 141,000. 1 billion pesos din umano ang naantalang paglalabas ng financial benefits. 4.4 million na dobleng scholarship grants, 200 million pesos na halaga ng hindi nagamit na mga alokasyon para sa subsidy sa tertiary education. Ayon kay Ontiveros, nakakaalarma ang paglabas ng ganitong kalalaking pera na wala umanong tamang dokumento o anumang ebidensya. Hindi aniya katanggap-tanggap ang kawalang ingat sa paglalabas ng bilyong pisong halaga sa isang government agency. Samantala, sa payag naman na inilabas ng CHED, sinabi ni CHED Chairperson Prospero Divero III na nasagot na ang aniyay aligasyon na questionable release sa CHED UNIFAST sa COA, habang nais na rin ang nasabing COA observations na 3 hanggang 4 na taon na ang nakalipas. Tiniyak rin ng CHED na palagi itong transparent at responsable sa implementasyon ng RA 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education. Gayunman, ayon kay De Vera, handa pa rin silang harapin si Ontiveros upang linawin ang concerns nito. Ayon kay De Vera, aga sa susunod na linggo ay magpapatawag ng press conference si De Vera upang pag-usapan at sagutin ang katanungan kaugnay ng issue. Aga? Okay, maraming salamat, Janice Inhente. Isa pang senador ang nagsusulong na maimbestigahan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y overpriced at outdated laptops na binili ng procurement service ng Department of Budget and Management o PSDBM para sa Department of Education o DepEd. At mula sa Quezon City, may live report si Harleen Delgado.
Harleen, ano ang dahilan ng mambabatas para manawagan din na magkaroon na ng investigasyon sa Senado? Naghain nga rin ang resolusyon si Senator Alan Peter Cayetano na layong maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang issue sa pagbili ng umano'y overpriced at outdated laptops. Sa resolution number 134, sinabi ni Cayetano na kailangan mabustisi ang issue kung bakit umano na delay ang pagbili ng laptops ng siyam na buwan. Paliwanag naman babatas, kasama ang pagbili ng naturang laptops sa iminandato ng Bayanihan to Recover as One Act o mas kilala bilang Bayanihan 2 na naaprubahan noong September 11, 2020 para sa pagpapatupad ng distance learning sa gitna ng COVID-19 pandemic na may 4 na bilyong pisong pondo. Pero June 30, 2021 na anya na i-award ang kontrata para sa pagbili ng laptop at Agosto na rin nang maipamahagi sa mga guro ng pampublikong paaralan. Nais ni mabigyan linaw ng senador kung bakit 2.4 billion pesos lamang ang nagamit mula sa 4 billion pesos na inilagak na pondo sa ilalim ng Bayanihan 2. Giit ni Cayetano, nararapat anyang matukoy ang pananagutan sa issue at dapat din anyang malaman ng taong bayan kung saan at paano maitatama ang mali. Kahapon era, isang resolusyon din ang unang inihain ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na layong ding mabustisi ang issue sa Senate Blue Ribbon Committee. Anya, ito'y para matukoy ang may pananagutan sa nangyari at mabago ang mga batas at proseso patungkol sa government procurement kung kinakailangan. Maghahain din ang kaparehas na resolusyon si Senator Risa Hontiveros. Una nang naimbestigahan era ang PSBBM sa Blue Ribbon Committee ng 18th Congress kaugnay ng mga questionable transaksyon ng gobyerno sa formerly Pharmaceutical Corporation para sa pagbili ng COVID-19 medical supplies na ipinabili ng Department of Health. At yan muna ang update para sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Ilang araw na lang bago magpasukan, problema pa rin hanggang ngayon sa pinakamalaking paaralan sa Malolos, Bulacan, ang ilang gamit sa silid-aralan tulad ng mga upuan at pundidong ilaw. Para sa detalye, may report si Nestor Torres live. Nestor, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba yung mga problema na yan? Aga ang sagot sa atin ng provincial government. Kakulangan ng budget ang problema. Baradong palikuran, sirang mga upuan at kakulangan ng lamesa at electric fan. Ilan lamang ito sa mga pagawain at mga dapat ayusin at palitan sa Bangkal Elementary School sa Malolos. Ayon sa Department Head ng Paaralan na si Catherine Pagdanganan, hanggang ngayon hindi pa rin nila naaayos at napapalitan ang mga sira nilang gamit kasama ng ilaw at mga classroom. Dalawang taon po siyang nabakante, so marami pong mga chairs, yung mga upuan po na nasira na dapat pong pumpunihin. Tapos po yung mga lights, mga ilaw po, yung mga ganun po yung suliring namin. Bukod sa Malolos, problema rin ito ng mahigit 500 paaralan sa elementary school sa Bulacan, ilang araw bago ang nakatakdang face-to-face classes sa August 22. Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, nangangailangan sila ng budget para dito. Anya, gumagawa din naman ng paraan ang mga city at municipal government para matulungan ang mga guro. Anya, bago magsukan ay pipilitin nila na mapaayos ang mga dapat ayusin. Sapagat alam na naman na ito ngayon, kakaroon ng recession of the budget. Sapagat bababa yung ating hira, medyo mahihirapan tayo ngayon. Pero, ganun pa man, nagawin natin ito ating nagawa para magkaroon tayo ng intra sa mga kailangan natin, lalo-lalo na sa prinsipyo natin. Aga sa tala ng DepEd Bulacan na abot sa mayigit 200,000 ang magbabalik eskwela ngayong buwan. At yaman muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Nestor Torres. Plano ng Department of Foreign Affairs na makapagbukas ng karagdagan temporary off-site passport offices at consular offices upang tugunan ang problema sa kanilang online appointment system. Ayon sa DFA, sa ngayon, punong-puno ang passport application slot hanggang sa buwan ng Setyembre
at mas matutugunan ito kung magkakaroon ng karagdagang off-site services. Dagdag pa ng DFA na isa na nila na makapagbukas pa ng mga consular offices dito sa Pilipinas maging sa ibang bansa upang maserbisyuhan ang mas marami pa nating mga kababayan, lalo na ang mga nasa probinsya. Sa tala ng ahensya sa ngayon ay mayroong nasa 20 hanggang 30 consular service posts sa Pilipinas habang 85 foreign service posts ang nagseserbisyo sa mga Pilipino sa ibang mga bansa. Aabot naman sa 20,000 passports kada araw ang naire-release ng DFA kasama na ang mga nasa abroad. Magsasagawa ng 7 araw na assessment o pagsusuri sa mga paliparan sa Pilipinas ang United States Transport Security Administration o USTSA. Pangunahing layunin nito na mapalakas ang collaboration o pagtutulungan sa pagitan ng mga airline at airport authority. Susuriin din dito ang security procedures ng mga airline, partikular na sa mga may biyaheng patungo sa Estados Unidos. Regular na isinasagawa ng USTSA ang assessment tuwing ikalawang taon sang-ayon sa panuntunan ng International Civil Aviation Organization. Ang mga bansang hindi pumapasa sa pagsusuri ng USTSA ay karaniwang naka-downgrade o di kaya ay sumasailalim sa mahigpit na mga inspeksyon kapag may flight na dumarating o umaalis sa US. Noong 2020, huling nagsagawa ng assessment ang USTSA sa Pilipinas kung saan nakakita ang mga ito ng malaking improvement sa seguridad na ipinatutupad sa mga paliparan sa bansa. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng national at local government upang masiguro ang maayos na food supply sa bansa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nel Marie Buhok live mula sa Malacañang. Nel, ano yung naging mensahe ng Pangulo at gaano nga ba kahalaga yung pagkakaroon ng maayos na koordinasyon para masiguro no, yung sapat na supply ng pagkain? Yes, Aga, naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung mapapalakas ang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan at national government, mapapalakas rin ang sektor ng agrikultura at maiiwasan ang problema sa supply ng pagkain. Ayon kay Pangulong Marcos, sa pakikipagpulong niya sa mga miyembro ng League of Provinces of the Philippines kahapon, kailangang palakasin anya ang koordinasyon ukol sa food supply at huwag hayaan ang kaisipan na bahala na kayo. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagaan ng pagpaplano kung saan mabibigyan ng ideya ang mga probinsya sa schedule ng pagtatanim, soil problems at paggamit ng abono. Ayon kay PBBM, kailangan ng tulong ng mga governor sa usapin na ito. Bukod sa food supply, nais rin palakasin ni Pangulo Marcos ang digitalization. Ayon sa Pangulo, may mga LGU na digitalized na at naunahan na ang national government. Anya, kailangan pagkaisahin ang sistema ng lahat. Kailangan ang impormasyon na hawak ng isang probinsya at ng isang ahensya ay accessible rin sa iba basta't may otorisasyon. Dagdag ng Pangulo, kailangan interconnected ang lahat para mapalakas ang kooperasyon ng lahat pagdating sa Maraming salamat, Nel Marie Buhok. Nanindigan ng Department of Health na kailangan pa munang konsultahin ang iba't ibang sektor bago palitan ang kahulugan ng fully vaccinated individuals. Ayon sa DOH, marami kasi ang maaaring hindi na papasukin sa trabaho kung hindi na ituturing na fully vaccinated ang mga wala pang booster shot. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Kailangan pag-aralan maigi. Because if we redefine our fully vaccinated to include the first boosters, we need to think of the other sectors also. Patuloy pa rin pinag-aaralan ng Department of Health ang rekomendasyon na isama na sa definisyon ng pagiging fully vaccinated ang pagkakaroon ng first booster dose. Paliwanag ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, bagaman at dapat nang mabigyan ng dagdag na proteksyon ang publiko sa pamamagitan ng pagpapabakuna, kailangan pa ng konsultasyon sa iba't ibang sektor at sa mga komunidad bago palitan ang kasalukuyang classification. Dagdag pa ng opisyal, hindi rin ito agad maoobliga ang publiko na magpaturok na ng booster dose ng COVID-19 vaccine dahil may ilang mga lugar pa rin sa bansa ang malayo ang access sa mga vaccination sites.
Marami kasing hindi na makakapasok sa trabaho kapag hindi na ituturing na fully vaccinated ang mga wala pang booster shots. We cannot say that if we redefine, we say that tomorrow redefined na yan. Maraming hindi makakapasok sa mga establishmento, hindi makakapasok sa kanilang trabaho. Kailangan bigyan natin ng panahon yung ating mga kababayan na makakapagpa-booster sila. Within that given time, tsaka natin ipapatupad yung redefinition. Para sa iba, kailangan na talagang obligahin na magpa-booster shot ang mga kwalipikado ng makatanggap nito. Siguro dapat talaga i-required yan. Kasi nga di ba ngayon, marami pa rin lumalabas na mga COVID. Kailangan talaga magpa-booster talaga tayo. Ano yan eh, may time din na ano, di ba? Kung kailan hanggang kailan effective, di ba? So kailangan para kumbaga extend para ano, additional na protection sa atin, di ba? Ako na pag sa, nasa mga indoor, importante yon. May ilan naman ang naniniwala na sapat na ang naibibigay na proteksyon ng primary series ng bakuna. Kasi naka 2 times na ako sa bakuna, palagay ko, sapat na yon. Ngayon kung anong decision ng DOS na dagdagan pa, para saan yon? Parang hindi naman po siguro tamang ano, yung booster. Kasi mas okay na po yung ano eh, yung second dose na ano, vaccine. Gawing optional na lang yung third o fourth vaccine. Mas ang ganda optional na lang, tao na lang mamili kung gusto nila hanggang 3 o 4. O mukhang okay naman na yung 2 dose lang. Nauna nang sinabi ng Department of Health na napatunayan ng humihina ang bisa ng COVID-19 vaccines sa paglipas ng mga buwan. Kaya naman isinasagawa sa ngayon ng DOH ang Pinaslakas program upang tutukan ang pagpapalakas ng booster vaccination sa bansa. Sa pinakahuling datos ng DOH as of August 8, mula sa halos 72 million na mga fully vaccinated, nasa higit 16 million pa lang ang nakatatanggap ng kanilang first booster shot. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso na maimbestigahan ang issue kaugnay sa mga nag-expire at hindi na nagamit na COVID-19 vaccines. Layo nitong matukoy ang mga nagiging problema sa bakunahan at malaman ang mga hakbang na dapat gawin upang masolusyonan ang issue. Para sa detalye, may report si Aileen Cerudo live. Aileen, sino yung naghain ito at ano yung nilalaman ng nasabing House Resolution? Yes nga, aga, nais imbestigahan ni House Minority Leader at 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan ang mga nasayang na COVID-19 vaccines. Inihain nito ang House Resolution Number 191 na nananawagan sa House Committee on Health na agad na magsagawa ng imbestigasyon tungkol sa mga na-expire at hindi nagamit na bakuna. Ayon nga sa mambabatas, nasa 4 milyon hanggang 20 milyong bakuna ang hindi nagamit o nag-expire base sa ulat. Nagkakahalagaan niya ito ng 5 hanggang 13 bilyong piso. Paliwanag ni House Minority Leader Libanan, tumataas na naman ang kaso ng COVID-19 dahil sa mga bagong variants. Kailangan anyang kumilos ng gobyerno upang mabawasan ang mga nasasayang na bakuna at dapat din anyang magkaroon ng maayos na pag-uulat sa mga supply. Iginiit nito na mahalagang magkaroon ng imbestigasyon upang maiwasan ang ganitong pangyayari sa hinaharap. Sa nakaraang pahayag nga ni Go Negosyo founder Joey Concepcion, sinabi nito na nasa 5 bilyong piso ang halaga ng mga nasayang na bakuna na binili ng pribadong sektor. Nag-expire anya ang ilan sa mga bakuna noong nakaraang Hulyo. Patuloy naman itong hinihikayat ang publiko na magpabakuna na ng booster dose para sa karagdagang proteksyon laban sa virus. Samantala, tiniyak naman ng Department of Health na papalitan nito ang ilang supply ng COVID-19 vaccine sa pribadong sektor. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, Aileen Cerudo. Aabot sa 36 million na halaga ng smuggled na sibuyas ang nasabat ng Bureau of Customs sa Cagayan de Oro City. At para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, saan galing ang shipment ng sibuyas at natukoy na ba ang importer niyan?
Magandang tanong. Ayon sa Bureau of Customs, ang shipment na smuggled red at white onions o sibuyas ay nanggaling nga sa China at ang nakapangalan na consignee ay Frankie Trading Enterprises at Primex Export and Import Producer. Idiniklara pa umano itong spring roll, patty at plain churros pero natuklasan ng BOC na sibuyas pala. Nasa pagkahapon ang mga ipinuslit na agri-products sa Cagayan de Oro Port na nakalagay sa 12 container na nagkakahalaga ng 36 million pesos. Ayon pa sa BOC, mag-i-issue sila ng warrant of seizure at detention sa shipment bilang paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at RA 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act. Saksi rin ang iba't ibang ahensya nang buksan o suriin ang shipment tulad ng Bureau of Plant Industry. Una nang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang BOC na paigtingin ang paglaban sa agricultural smuggling sa bansa para sa kapakanan ng mga lokal na magsasaka. Sa makailan din ela ay mayroon ding 66 na kaso ng agri-smuggling ang naitala ang BOC mula Enero hanggang nitong kasalukuyang buwan kung saan karamihan dito ay nasa batin sa Cagayan de Oro Port at sa Manila International Container Port. Samantala, isa namang tanggapan ng BOC ang binuksan sa Corimao Subport sa Ilocos Norte para mapalakas ang operasyon ng seaport doon. Inaasahan din na maglalagay pa ng ibang customs office sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Ella? Maraming salamat, Dante Amento Live na nag-uulat mula sa Quezon City. Inilunsad ngayong araw ng Intellectual Property Office of the Philippines ang isang programa na layong bigyan ng incentives ang mga kabataang inventor. Ilang mga kabataan ang nagpresenta ng kanilang mga imbensyon na planong pondohan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga foundation. Mula sa Taguig City, may report si JP Nunez Live. JP, anong insentibo no yung maibibigay diyan sa mga kabataang inventor? Aga layon nga nito na mabigyan ng insentibo ang mga kabataang 23 years old pababa para ma-waive ang kanilang o ang ilang kabayaran para sa pagpaparehistro ng intellectual property rights sa kanilang mga imbensyon. Inilunsad nga ngayong araw ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL ang Youth Intellectual Property Incentive Program o YIP Program. Ilan sa mga imbensyong ipinakita ang sealant na gawa sa Pilinats, aparato para sa mga visually impaired, paggamit ng halaman sa paggawa ng tela, at aparato para sa pagsusuri ng plastic content sa tubig. Nagbigay naman ng pagsuporta ang Land Bank of the Philippines, Department of Trade and Industry, at iba pang foundation para suportahan ang funding ng imbensyon ng mga kabataan. Target din ng programa na ma-commercialize o maibenta sa merkado ang mga imbensyon na naipresenta. Ang programa ay tatagal hanggang sa August 31, 2023 o hanggang sa makumpleto ang 500 trademark applications, 200 inventions, 200 utility models at 200 industrial designs. Hinikayat naman ng IPOPHIL ang mga kabataan na magparehistro ng kanilang imbensyon para sa intellectual property upang maproteksyonan ang kanilang mga imbensyon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Taguig City. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Nagbukas ng recruitment ang Philippine Army para sa mga professional na nais na sumali sa kanilang hanay. Nasa 400 na mga professional ang nakatakdang kunin ng Philippine Army ngayong taon para punan ang kanilang pangangailangan sa personnel. Mula sa Mandaluyong City, ang detalye ay hatid sa atin ni Leia Ilagan live. Leia, dahil mga professional na ito, ano-ano ba yung dapat educational background nila o tinapos na kurso sa kolehiyo ng mga gustong mapabilang sa hanay ng Philippine Army?
Ella, ang kailangan nila ay mga nagtapos na ng engineering, psychology, BS mathematics, education, accountancy, economics, and human resources management. Ito kasi Ella ay ipupwesto sa kanilang intelligence unit, engineering, communication and information, logistics, finance, at human resource. Habang open naman ang ibang kurso Ella doon sa nais namang pumasok sa infantry. Ayun nga kay Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, dapat din ay nasa 21 to 27 years old lamang, nasa 5 feet ang taas, mentally at physically fit, natural born Filipino citizen at single na walang parental obligation. Sa mga interesado, Ella, maaaring magsumite ng kanilang diploma, transcript of records, birth certificate at valid ID sa Army Recruitment Office sa Fort Andres Bonifacio para sa mga Luzon applicant. Sa Visayas naman ay sa Camp Lapu-Lapu, Lahog, Cebu City, habang sa Mindanao naman ay sa Camp Evangelista, Cagayan de Oro. Sinabi pa ni Trinidad na ang mga mapapalad na matatanggap ay sa ilalim sa isang taong training. Kung makakapasa sa training, ay tatanggap naman aniya ang mga ito ng nasa mahigit sa 41,000 pesos na sweldo buwan-buwan. Mayroon din mga benepisyo, Ella, gaya ng insurance, healthcare, housing privilege at pag-aaral pa sa ibang bansa. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan, live na nag-uulat mula sa Mandaluyong City. Isinailalim na sa state of calamity ang 6 na barangay sa Central Mindanao dahil sa epekto ng matinding pagbaha na dulot ng walang tigil na pag-ulan. Umakyat na sa mahigit 20,000 pamilya ang apektado nito. Mula sa Zamboanga, Sibugay, may ulat si Val Villaflor live. Val, ano yung nakikitang dahilan kung bakit mabilis yung pagbaha, particular dyan sa Central Mindanao? At kumusta na yung mga residenteng iniligas? Aga ayon sa Disaster Risk Reduction Management Office, ang sanhi ng mabilis na pagbaha sa bayan ng Central Mindanao ay ang pagbaba ng tubig baha mula sa Bukidnon at North Cotabato na dumaraan sa Pulangi River. At karamihan ng mga residente ngayon ay nasa evacuation center pa rin, aga dyan sa Dato Montawal at sa Cotabato City. At umakyat na sa mahigit 13,000 pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha sa Cotabato City. 6 sa 20 barangay na lubog sa tubig baha ang isinailalim na sa state of calamity sa lungsod ng Cotabato. House to house naman ang relief operation na isinasagawa ng pamahalang lokal para sa mga Kabiteño. Samantala, hindi pa rin humuhupa ang tubig baha sa bayan ng Dato Montawal, Maguindanao. Dahil dito aga pinag-aaralan na rin ng Disaster Council na isailalim sa state of calamity ang Dato Montawal upang mas mabilis na matulungan ang mga residente. Aabot naman sa mahigit 7,000 pamilya ang apektado ng baha roon. Karamihan sa mga residente aga ng Dato Montawal ay nananatili sa evacuation center ngayon at patuloy ang sinasagawang relief operation ng mga lokal na pamahalaan. At mahigpit namang pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente at mga motorista dahil sa posibleng pagkakaroon ng mga landslide dahil sa sama ng panahon. At yan muna ang latest sa Central Mindanao. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Val Villaflor. Mahigit 14,000 mga rice farmers sa Abra ang nakatakdang tumanggap nang tig 5,000 piso na ayuda mula sa Department of Agriculture sa susunod na linggo. At para sa detalye ng ulat, may report si Kyle Balad Calas live. Kyle, kumusta na ba ang sitwasyon ngayon ng mga magsasaka sa Abra? Yes, Ella, unti-unti na ngang nakakabangon ang mga residente ng Abra matapos yanigin ng magnitude 7 ang lalawigan ng Abra. Nakahanda ng ipamahagi ang 203 milyon na pondo ng Department of Agriculture sa susunod na linggo sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance Program. Ang tig 5,000 pesos ay direct cash transfer sa mga kwalipikadong magsasaka bilang kabayaran sa kanilang pagkakalugi sa mababang presyo ng palay. Prioridad na pagkakalooban ng ayuda ang mga rice farmers sa mga earthquake-hit areas gaya ng Abra. Agad nang miling ng pondo ang DACAR upang matulungan ang mga apektadong magsasaka sa lalawigan.
kasalukuyan ang paglilipat ng pondo sa mga financial institutions na kapartner ng ahensya upang mas mabilis na may pagkaloob sa mga magsasaka ayuda mula sa pamahalaan. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat Kyle Balad, live na nag-ulat mula sa Kawayan, Isabela. Pinangunahan ni National Security Advisor Clarita Carlos kahapon ang pagsira sa mga captured, confiscated, surrendered at recovered o CCSR firearms ng Eastern Mindanao Command sa Camp Aguinaldo, Panakan, Davao City. Kasama ni Carlos si Department of Defense Officer in Charge, Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. at NTF-ELCAC Executive Director Retired General Emmanuel Salamat sa isinagawang demilitarization. Ang 54 na mga armas na sinira ay bahagi ng 4,608 firearms na nakuha ng East Mincom mula sa mga teroristang grupo mula pa noong 2017. Mahigit 1,000 firefighters ang tumutulong sa pag-apula ng wildfires malapit sa Bordeaux, France. Nagbunsod naman ito ng malawakang paglikas ng mga residente. Narito ang report ni Abby Valdez. Magtutungo na sa southwestern France ang mga bomberong galing sa ibang panig ng Europe upang tumulong sa pag-apula ng monster wildfire na malapit sa Bordeaux City. Halos 7,000 hektarya na ang nasunog sa kagubatan. Nasa 10,000 tao na ang nailikas sa Gironde region at may ilang bahay na rin ang nasira bunsod ng dose-dose ng wildfires na mabilis na kumakalat sa rehiyon. Nagsimula umano ang sunog sa Landiras noong Hulyo na muling nag-alab noong Martes. Sa gitna ito na matinding tagtuyot at mataas sa temperaturang patuloy na nararanasan sa buong France. Dahilan upang maabo at pumailan lang ang maitim na usok mula sa mahigit 6,000 kakahuyan sa loob lamang ng magdamag. Lalo pang naging mapilis ang pagkalat ng wildfires nang sumapit na ang Miyerkules ng umaga. Nakakahadlang naman sa firefighting operation ang malakas sa bugso ng hangin at mataas sa temperatura. Inanunsyo ni French Presidential Emmanuel Macron na tutulong ang Austria, Germany, Greece, Poland at Romania sa France upang maapula ang sunog. Ngayong summer, nakaranas na matinding wildfires ang France at iba pang bansa sa Europe dahil sa record temperatures at malawakang tagtuyot. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ideklara ng World Health Organization bilang global health emergency ang monkeypox outbreak, puspusa naman ang pagsasaliksik ng Vietnam Ministry of Health upang makalikha ng gamot kontra monkeypox. Ang detalye sa ulat ni Kathy Navarro. Maximum priority ang level of urgency na ipinahayag ng Ministry of Health sa Vietnam sa pag-import at pagbibigay ng lisensya sa mga medical ingredients galing sa abroad na gagamitin sa monkeypox drugs production. Ilan sa active ingredients na makakapuksa ng monkeypox virus ay ecovirimat, brincidofovir, sidofovir at probenecid. Inatasan na ng Drug Administration of Vietnam ang manufacturing facilities na paigtingin ang pagsasaliksik at produksyon ng monkeypox drugs ayon sa updated research trends sa mundo. Karaniwang sintomas ng monkeypox ay lagnat, sakit ng ulo, sakit ng katawan, skin lesions at rashes. Nakakahawa ito sa pamamagitan ng body fluids at lesion material contacts. Sa ngayon, wala pang naitatalang monkeypox case sa Vietnam. Inamin din ng health officials na may kakulangan ang bansa sa test kits upang agad na masuri ang isang inihinalang monkeypox patient. Kathy Navarro, UNTV News and Rescue, Vietnam. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 20 na nagsasabi, "Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at o'y hindi nang huhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw."
yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!